tigilan na natin ang larong ito. Nandito ka na. Hindi ka na makakalabas. Ang tanging makakatulong lang sa'yo, kung ibabalik mo sa amin si Ella, yun lang. Hindi sana matagal ko nang ginawa yon. Ang kaso, hindi ko na nga hawak ang bata eh. Hindi ko na alam kung nasan siya. Imposible! Eh, nung isang araw lang ako nagbayad ng ransom para kay Ella, kayo, sinasabi mo na hindi hawak ni Katrina ang apo ko? Na matagal na niya ako niloloko? Ganun ba? Tumawag po si Dr. Ella. Sabi po niya, busy daw po sa ngayon. Kaya hindi niya daw po alam kung anong oras pa siya makakabalik dito. Si Mang Julio. Wala namang kukulo sa amin. Wala na akong dapat katakutan. Baka pwede na ako umuwi kay Lola Corazon. Pero ayoko pa umalis dito. Ngayon pa at nagbalik ang Daddy Leo ko, ayoko nang maliw sa kanya. Michelle, papasok ka sa trabaho ngayon? Sigurado ka kaya mo na? Oo naman. Wala naman akong sakit eh. Sigurado naman ako na maintindihan ka ng boss mo kung absent ka muna. Matapos ba naman ang halos patayin ka ng hulyong yun? Tumawag nga siya kanina para sabihin yun. Pero parang gusto kong pumasok eh. Ewan ko, pero pakiramdam ko parang may magandang mangyayari sa akin ngayon. Para bang may surprise na naghihintay sa akin sa bodega. At ayokong panagpasin yun. Nagagawa mo dito. Dahan-dahan na, baka mamaya masugatan ka. Sabi ko na nga, be. Tingin nga. Sabi ko na nga ba, hindi rin siya makakatiis. Lalabas at lalabas din sa'yo si Daddy Leo. Ah, hindi naman pala malalim eh. Hugasan mo lang yan, okay na yan. Opo. At hindi ka pa nakabis, kala ka ba sasama ka? Talaga po? Ipapasyal niyo ako sa Manila? Hindi tayo mamamasyal. Pupunta tayo sa bodega para check-in shipment ko. Opo, okay lang pa kahit saan. Oh, yun na, bis na. Eh kung hindi ka mabis ng 5 minutes, iiwanan kita. Opo! Andiyan pa si Michelle. Tatanong ko lang sana kung dumating na yung shipment ko. Nina? Dito na ako. Meron ako pasalubong sa'yo. Nina? Jake? Nina? Nina.
Mr. Arceliana. Morning. Hi, ang kit-kit mo naman. Anong pangalan mo? El... Nina po. El Nina? Di ba dapat El Nino? O La Nina? Hindi po. Nina lang po. Sigurado ka bang yan ang pangalan mo? Hindi, nilaloka lang kita. Anak mo? Dumating na ba yung cargo ko? Hindi ko alam. Si Michelle kasi may hawak na account nyo. Pero sandali lang ho, hanapin ko siya. Sandali lang, cutie. Nakausap po ba yung mga pulis? Umamin ba yung Julio sa pagkidnap sa pamangkin mo? Hindi pa. Dinideny niya na nasa kanya mga bata. Eh baka naman hindi yun kumikilos mag-isa. Baka may kasabwat o may boss. Maari. Nakakapagtaka nga eh. Paano siya nakapasok ng Oliver bilang driver? At ang sabi pa ni Oliver, ikaw daw nagrekomenda sa kanya. Ha? Hindi ko naman alam na siya yung driver na inarkila ni Oliver eh. Siguro, matagal na akong minamanmanan. Tapos kilala niya mga kaibigan ko. Ikaw, si Oliver. Tapos ginamit niya ang pangalan ko para makakuha siya ng trabahong mapapalapit sa'yo. Siguro, plano niya magiganti sa akin matagal na. Eh bakit parang akong sinusundan niya, hindi ikaw? Siguro gagamitin ka niya para makuha ko. Ganon. Siguro nga. Michelle! Katrina, sandali. Nandiyan yung kliyente mo, si Arceliana. Puntahan mo na siya, bilis! Eh, ba't mukha kang excited? Basta makinig ka na lang sa akin. Puntahan mo siya. Hinihintay ka rin niya. At may magandang surprise na naghihintay sa'yo. Ano? Isang bata. May dala siyang bata. At kapag nakita mo ang batang ito, mawawala ang lahat ng problema. Sinisiguro ko ito. Cherry, paano namang mawawala ang problema ko kapag nakita ko yung bata? Dahil kita ang bata. Nakakatuwa. Halika na, punta na natin. Isa ko dyan. Hello, Katrina. Tatawag na ulit ako sa'yo, ha? Kasi may kliyente ako sa labas. Sino kliyente? Si Mr. Arceliana. Sige, bye. Michelle! Nandun si Arceliana. Kailangan makapunta ako agad sa bodega. Kailangan makilala ko na ang Arceliana na yan. Huwag kang mawawala sa tabi ko, ha. Pamamay, mawala ka kung saan ka mapunta. Hindi kita mahanap. Laki-laki na Maynila. Okay? Ang alam ko, kapag nawala ang isang bata, hahanapin siya ng magulang dahil mahal siya ng mga ito. Kung ako kaya mawala, hahanapin niyo ba ako? Nila, pag hinanap ako ni Federico, sabihin mo babalik ako agad. Bakit? Saan ka pupunta? Sa bodega! Katrina, wala akong panahon para sa'yo. Nagmamadali ako! Hindi! Kailangan natin mag-usap! Ngayon din! Katrina, nasisira ba ang araw mo kapag nakikita tayo? Hindi! Wala akong panahon para sa'yo. Nagmamadali ako! Pwes, bumagsak na ang isang bata mo. Alam ko, ako nagpakulong sa kanya. Pwes, ikaw ang susunod. Nagmamadali nga ako! Wala akong panahon para sa'yo!
Don Corazon, upo po muna kayo. Maraming pa tayong pag-uusapan. Nagmamadali nga ako. May pupuntahan ako, kaya makakalis ka na. Bakit? Ayaw mo may makarinig sa atin. Mabulgar ang kasamaan mo. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Meron! Wala! Umalis ka na! Wala na sa'yo si Ella. Hindi mo lang ako mauulol. Sinabi na ni Julio lahat sa akin. Ikaw na rin, Katrina, ang gumawa ng ikapapahamak mo. Pinasok mo to. Pinabayaan mo ko. Kakainin mo ang lahat ng dumi na ikinalat mo. Mr. Arceliana, padating na ho si Michelle. Okay, thank you. Iwanan ko muna kayo, sandali lang po, ha? Kung mawala akong bigla at nag-alala ka, ibig sabihin, marini pala ako. Ibig sabihin, kayo nga si Daddy Leo.